Dahil po sa EPEC, libre ang parking sa EDSA, sa Bacabagal Boulevard at sa Rojas Boulevard. Ayos ha! Habang parating ng parating ang mga leader ng iba't ibang bansang dadalo sa summit ng EPEC, lalo pang pinag-igting ng mga otoridad ang seguridad sa mga kalsada, sa dagat at sa himpapawid. Nakatutok si Ian Cruz. Nasa bansa ngayon ang ilan sa pinakamakapangyarihang leader sa mundo, kabilang si US President Barack Obama, para dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Kaya naging mahigpit ang security check maging sa mga miyembro ng media sa International Media Center sa World Trade Center sa Pasay. Bagamat wala ron natatanggap na banta sa pagdaraos ng APEC Summit dito sa ating bansa, hindi ron nagpapakakumpiyansa ang ating mga otoridad. Ang lahat daw ng gagawa ng hindi maganda, daraan daw sa butas ng karayom dahil sa dami daw ng bahagdan ng inilatag nilang seguridad. Handa ang PNP at Armed Force of the Philippines mapakalupaan, himpapawid at katubigan, pero wala ro kinalaman ito sa Paris attacks. Wala rin naman daw silang namomonitor na banta. Exclusion area tayo na 40 miles, nautical miles, na dapat walang lumilipad na maski anong klaseng flying objects. Kasama dyan po ang drone or manned aircraft. So pag may nakapasok po dyan, i-haharangin po or i-intercept. At ang pinaka-extreme measure na hindi, pag hindi sumunod, ay pababagsakin. Kaya ang APEC Joint Task Force bumuo ng hotline number sa maaaring tawagan ng publiko kung may nakikitang suspicious activities o individual. Pero paalala ng PNP. Dapat po siguro ay maging maayos lang po tayo dahil ang lahat po at karamihan ng puwersa po ng ating mga security forces is focus sa security operations. At the same time sa anti-criminality campaign. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.